Ayan, magandang po, Ma'am Sherry and Sir Mike at sa lahat mga tagapakinig ng inyong programa nationwide. Yes po, as of the moment po, wala po kaming kuryente at tubig at wala pa rin pong tigil yung ulan since Saturday po. Ano, ilang mga kabahayan, no? Ilan yung mga tao dyan na naapektuhan ngayon, Ivy, kung alam mo? Sa pagkakaalam ko po, ma'am, more or less 500 to 800 dito lang sa aming barangay, pero kung sa whole Misok, hindi ko na po alam exactly. Sa aming barangay lang po. Opo, sa aming lugar. Dito sa Aluran sa Amis Occidental. Oo, Ivy, meron ka... Merong picture dito na pinost yung aming kasama na si Jervis Manahan na galing sa'yo. Picture ito ng, ano ba itong building na ito na halos umabot na sa Kisame yung tubig? Yan po, picture po yan ng harap ng aming bahay. Actually, nasa second floor na po kami niyan. Nakita po namin yan 5 a.m. ng 25, December 25, na nakita namin yung ang taas na po ng tubig at saka hindi po namin namalayan yun na tumaas na pala kasi 12 midnight, nag-check po ako ng sa daan kasi bumalik pa kami dalawang beses kasi nagbumaha dito. Pero hanggang knee level lang. So, pagka morning, umalis kami at naglinis pa kami ng bahay. So, umuwi pa kami ng 10 a.m. Pagkabukas ng December 25, yun na po, nakita namin. Hindi na namin ma-explain yung feeling na ang taas na pala ng tubig. So, nag Noche Buena kayo, tumataas na yung tubig nung Noche Buena, alas 12. Actually, hindi din kami nag-celebrate, sir, kasi wala na, mataas na yung, meron na din kaming baha sa loob 24 ng 11 p.m. So hindi na kami nakapag-celebrate ng Noche Buena. Yung iba siguro po. So umakyat na kayo sa second floor gabi pa lang. Oo, kasi yung lugar namin, sir, meron kasing doon kanal ba, bali may river doon. So alam na namin, bahain kasi yung place namin kaya alam na namin na papasok yung water sa amin. So nag-asal balutan na kami yung mga things namin dinala namin sa taas, sa second floor para yung mga damit kasi na-experience namin yan before na wala talaga basa lahat ng mga damit namin. So, this time around, grabe yung experience namin kasi yung second wave talaga abot-bubong na talaga yung water at marami ding maraming damages ng baha. Dami talagang nasira yung mga negosyo namin, yung ukay-ukay namin, lahat ng mga ukay-ukay at damit ko po, wala po, na baha na talaga, lumangoy na sa tubig. Tsaka yung mga ref namin, wala po talaga kami video, na Opo. So bahay itong nasa video ngayon, pinapakita namin na Ivy, na sa abot na sa Kisame. So yung mga walang ikalawang palapag, saan sila pumupunta? Oo. Sa gabi pa nun, kasi nung 24 may baha na nga. So, siguro, hindi namin alam talaga, sir, kung kaya nga umiyak ako kasi nasa na yung mga tao, nasyak ba ako, sir, kasi ano na nangyari sa kanila, na ano pala siya pagkagabi, pina-evacuate na sila sa simbahan. Kasi pa-slope kasi dito medyo doon sila pina-transfer sa medyo mataas na bahagi ng aming lungsod. Oo. Kaya, Ivy. Na sila. Yes po. Oo, Ivy, kumusta? May nakakain pa ba yung mga tao dyan? Kasi bukod sa damit, natangay na damit nyo, nawala na yung ref mo. Oo. Yes po. Kami po, praise God, kasi meron po kaming natutuluyan na mga relative ng aming daddy. Yung iba talaga, pahirapan ng tubig pagkain, nandun sa, kaya nagtumutulong din kami sa iba. Yung problema namin dito, ma'am, sir, is yung tubig at sa kapagkain. Wala din kaming kuryente until now. Nakaka-receive naman kami ng relief through our friends. Pero from local government, wala po kami na-receive. Yun yung problema namin dito po, ma'am and sir. Kaya nanghihingi po talaga kami ng tulong sa mga kaibigan namin, families namin, na wala dito, nandun sa iba, na hindi naman nasalanta ng baha.
Kaya, at, pero natatawid, na, natat, kung Ivy, kung may gustong magbigay ng tulong sa inyo, nakakatawid, may paano, nakabangka, oh, gano'n? Ngayon po, nakakatawid na sila. Before, kahapon, hindi pa po sila nakakatawid no morning. Pagka afternoon na, nakakatawid na sila. Okay na daw yung daan. Ngayon, okay-okay na po yung daan namin dito. Pero non-stop po yung ulan, kaya hindi po kami umuwi pa sa amin kasi baka bumaha ulit. Yun po yung ano. And, yes po. Ivy, so nabanggit mo, no, pagkain yung problema. Yung stock ba ninyo ay hanggang kailan na lang? Ngayon sa amin, meron naman kaming pagkain kasi yung tinitirahan namin, may-ari ng ano, tindahan. So meron pa kaming pinakain. Kung baka abutin ng next week, pero yung iba talaga, sir, nakakaawat, sir. Need talaga ng help. So ibig sabihin, Ivy, itong area kung saan mo kinukunan yung baha, wala kayo dyan ngayon, lumipat kayo, tama? Yes po. Yes po, kahapon ng pagbaba ng tubig, doon po nag-evacuate na kami po, sir. Oo, kasi kaya sa malayo, Ivy, kung titingnan mo, parang water world, no, parang may itok. Pero gaano ba kahirap pag susubukan mo yan, ganyan kalalim yung baha o ganyan kataas yung baha? Gaano ba kahirap? Pag sumuong ka, madadala ka ba talaga ng agos kahit mukhang mahina lang naman yung agos? Mahina po siya, pero hindi yung iba, marami namang nakakatawid. Pero at that time, sir, lagpas tao talaga yan. Sa akin, 5 ako, yung height to 5. Hindi talaga ako usaping height. Oo. Yes, sir. I need talaga ng rescuer na that time. Pero inuna po yung, ano, yung mga wala na pong, yung nasa bubong na po ba, sir, and ma'am, yun po yung inuna nilang ni-rescue. Kami, naghintay lang po talaga kami sa taas na bumaba yung tubig. So, Ivy, tama ba yung... Bumaba naman po. Yes po? Oh, Ivy, tama ba yung naiisip ko? Ito ay agricultural area. Itong mga, puro pananim ba? Pagtatanim ang kinabubuhay dyan? Meron pong iba, pero hindi naman po. Hindi naman sa agricultural area po. Oo. Meron pong part po ng ano. So kung sinasabi mo, Ivy, na hubo pa na yung baha o bumaba na yung baha, gano'n na lang kalalim yung tubig o kataas yung baha dyan? Nung humupa, mga ano po, sa knee level po. So hangon na knee level pa? Opo. Ano so putik na siya? Opo. Yes po. Sa experience mo, Ivy, pag ganyan, no, na binabaha kayo, ilang araw, ilang linggo bago kayo nakarecover talaga? Nalilinis yung mga dapat linisin, nakakabalik sa negosyo, gano'ng katagal ang rehabilitasyon? Before, yung first experience ko po dito, 1 week to 2 weeks. Pero ngayon, dami talagang damage, sir. So, siguro, month or more, ganun po yung recovery. Hindi lang po sa amin, kundi sa iba din na pamilya. Grabe talaga yung damage na experience namin ngayon. Kasi bakit lahat yung mga plato namin, wala na yung paninda namin. Even yung malalaking tindahan dito, hindi na maitsura yung tindahan nila. Kaya parang it takes time po. Pero bakit sa tingin mo ganito kalaki yung pinsala kung ikukumpara sa mga nakaraan ng mga pag-ulan? Ano? Mas matindi ba yung pag-ulan? Mas tuloy-tuloy? Paano mo i-describe? Ito po yung sa experience ko po dito sa aming lugar. Ito po yung pinaka malaking damage po na experience namin. At saka yung ulan po kasi up until now, hindi po siya nagsastop. Paunti-unti po siya, pero hindi nagsastop yun. Non-stop ba siya? So, up until now po, sir, hindi po namin malalaman kung magbabaha pa ba o hindi. So, nandito pa po kami sa area na hindi po siya bahain. Ivy, ito ha, bigay namin sa iyo yung time para ikaw na mismo yung manawagan, makiusap ng
tulong na kailangan ninyo dyan ng mga kababayan mo, kasi mas alam mo, mas nakikita mo kung ano yung sitwasyon dyan, nakikita mo kung ano yung kailangan ninyo at ng ibang mga kababayan mo dyan, Ivy. Sige, go ahead. Yes po. Sa lahat po ng mga nakikinig po ng taga Manila or sa other places na hindi po nasalanta, nananawagan po ako sa inyo, mga ma'am, sir, na tulungan po ninyo yung mga tao dito sa aming area, Misamis Occidental. From other places po dito, ang dami po mga tao na mas needed po kumpara sa amin. Nananawagan po ko sa inyo, makasend kayo ng mga relief goods, tubig, or any amount po na makatulong sa inyo po. Ang Diyos na po bahala sa inyo na mag-bless sa inyong pamilya. Yan po. Ivy, saan nila pwedeng ipadala? Kanino sila pwedeng mag-coordinate kung sakali? Pwede kayong mag-cooperate sa ano po, mga dito po, local government unit dito, kasi medyo hindi kasi sila hindi po talaga nakapag-action agad. Or pwede kaming mag-send ng number sa mga nalalaman namin na mga friends or mga nakilala namin dito na nagsisend din ng mga relief goods sa ibang lugar. Kasi kami din, wala din kasi kaming mga vehicles, ma'am eh. Kaya siguro, makaka-help kami through magbigay kami ng mga numbers nila. Yun po. Uh-huh. Okay. Sige, partner. Pasalamatan na natin si Ivy, ano? Si Ivy Perocho, isa sa mga residente sa Misamis Occidental. Thank you. Ivy, ingat kayo, ah. Thank you sa oras mo at thank ingat you so much po, sir.